Marami tayong impormasyon na pwedeng ma-interpret kagaya ng intention at emotional state ng isang aso, base sa mga gesture at galaw nito. Maraming eksperto na rin ang nag-aral kung paano nagagaya ng isang aso ang mga ginagawa ng tao. Ayon sa research, ang brain structure ng aso ay magkapareho sa ating mga tao, kung kaya't may mga emosyon din ang mga ito. Ngayon, alamin natin ang 10 paraan para malaman mong mahal ka ng iyong aso. Tail wagging. Isa ito sa mga paraan ng komunikasyon ng mga aso. Naglalahad ito ng greeting o katumbas ng hello. Ngunit, may iba't ibang interpretasyon din ang mga ito depende sa tempo at posisyon ng pag-ikot ng buntot. Pati na rin kung anong uri ng breed ang aso nyo. Paghawak sa kanilang ulo. Marami sa mga aso na ang paningin sa paghawak ng kanilang ulo ay isang threat. Lalo na kapag mas mataas ka kesa sa kanila. Mas mainam na lumuhod upang magkapantay kayo ng aso nyo at hawakan sila sa chin. Kaya naman, ang mga mahal at pinagkakatiwala ang tao lamang ang pinapayagan nilang gumawa nito. Sabay na paghikap. Kagaya ng mga tao, maraming rason kung bakit humihikap ang mga aso kagaya ng pag-relieve ng stress, pagpapakita ng enthusiasm at iba pa. Napapansin nyo ba na kapag may taong humihikap ay napapahikab ka rin? Ito ang tinatawag na contagious yon. At isa ito sa natural na nagpapakita ng empathy ng mga tao. Ganyan rin ang mga aso. Ayon sa University of Tokyo, ang mga aso ay may contagious yon din at isa itong paraan ng pagpapakita nila ng social bonding. Subukan nyo rin sa mga aso nyo kung sasabay ba siyang humikab sa'yo at dyan mo malalaman na mahal ka niya. Sumusunod kahit saan. Para sa mga aso nyo, kayo ang leader ng pack kaya naman sumusunod ito kahit wala namang kailangan. Minsan, sumusunod din sila lalo na kapag binibigyan mo ito ng mga treats. Nababaon sa isip ng mga aso na palagi kang may sorpresa para sa kanila. Ang mga aso ay may tinatawag na imprinting kung saan naa-attach ito sa mga amo nila lalo na kapag nahiwalay ito bilang isang puppy sa mga nanay nito. Excited kapag late kang umuwi. Kagaya ng mga tao, namimiss din kayo ng mga aso nyo kapag matagal kayong nawala sa bahay. Kaya naman, nagiging hyperactive ang mga ito kapag nagkita kayo ulit. Naglalahad ito ng positive effects sa mga aso kagaya ng pagtaas ng oxytocin at pagbaba ng stress hormone na cortisol. Kaya, paglaanan nyo ng oras ang mga aso nyo, pag-uwi, dahil buong araw nila kayong hinihintay. Dinadala ang mga gamit. Ang mga gamit ay nag-iiwan ng amoy nating mga tao. Kaya naman, napakahilig ng mga asong kunin ang mga ito lalong-lalo na ang mga sapatos at medyas ng amo nila. Cuddle after eating. Ang pag-cuddle sa inyo ng mga aso nyo pagkatapos nyo itong pakainin ay isa sa mga sure na paraan na mahal ka nito. Ang pag-cuddle ay naglalabas rin ng endorphin sa mga aso at tao. Dinadala niya sa iyo ang paborito niyang laruan. Ang mga aso ay territorial kung kaya't possessive ang mga ito sa kanilang mga pagkain o gamit. Kaya, kung willing sila makipag-share at makipaglaro sa iyo, ito ay isang positibong senyales na mahal ka ng aso mo. Naglalahad ito ng tiwala na iingatan mo rin ang kanilang paboritong laruan kagaya ng pag-iingat niyo sa kanila. Pagtaas ng kilay. Wala naman talagang kilay ang mga aso kagaya ng mga tao. Ngunit nakikita pa rin natin ang ekspresyon ng mga alaga natin kapag ginagawa nila ito. Kapag nakita mong tinataas nila ang mga kilay habang nilalabas ang mga dila, naglalahad ito na ginagaya nila ang ekspresyon ng iyong mukha. Ayon sa Scientific Reports Journal, ang mga aso ay gumagawa ng maraming facial expression kapag ito ay pinapansin. Pagtingin sa mata. Gumagamit ang mga aso ng mga non-verbal communication dahil hindi naman ito nakakapagsalita. Isa na dito ang pagtingin sa inyong mga mata. Ayon sa research ng Journal of Science, nagkakaroon din ng emotional connection ang mga aso kapag tinitingnan nila ito sa mga mata.
Ang pagtitig sa mata ay nakakapagtaas ng oxytocin sa mga tao at aso. Ginagawa rin ito ng mga aso upang magpakita ng devotion at mabasa ang mga susunod mong gagawin. At yan, ang 10 paraan para malaman mong mahal ka ng iyong aso. Kapag nagustuhan mo yung video na to, kindly please leave a like and comment at pakishare na rin sa mga dog lover na kagaya mo. At mag-subscribe na rin para lagi kang updated sa mga bagong videos na aming ilalabas every week. Thank you so much for watching. I hope you have a great day and take care always. Goodbye.